siyempre magsasalita yung Chief Marketing Officer na ngayong gabi. Pantanong ko, handa na ba tayong lahat? Yes! Pag-win-welcome, dapat talaga yung malakas na dahil na palakpak. Okay, una na po, sa public! Patay. Chief Marketing Officer, iba? Nakulong po. Okay, traditional clapping ha. Pag sinabi isang kuplin, isang mala sa palakpak. May kasamay, padyak sa sahig. Pakiusap po sa mga nasa likuran, titigan nyo po yung mukha po na sa harapan nyo. Kung inaantok po, tadyakan nyo na ako na magising na po. Malamanan ko tayo, no? At isang sigaw na mumuwaris po, Windows of Opportunity Y. Babaguhin po ng AIM Global ng buhay natin. Ang tanong po, sino po ang gusto maging milinatas mga kamay? So dapat guys, at todo na po, ang tanong ko, handa na ba kayo? Yes! Are you excited? Yes! Palapakan natin lahat ng mga nandito ngayon. Kahit siksikan tayo, kahit punong-puno, kahit ang init, kahit ing-ihina, ayaw lumabas. Alam mo bakit? Hindi makalabas. Tiniis na lang. Anyway, good morning sa inyo lahat. Ako po si John Aspirin. And ako po yung pinakabata sa mga may-ari. At pinakamaitsura sa mga may-ari. Sino dito ang first-timer? Pwede makita kami. First-timer, first-timer. First-timer, pwede palapakan yung mga first-timers. Sino yung mga nang-imbita sa mga first-timers? Sino yung walang pakialam na nandito? Nasa ko nga. Anyway, sino yung mga members? Pwede pakita ka. Members. Dami! Huwag ng OPP to! Mag-sizzle na lang tayo! No? Mas matututo pa kayo. Yung first-timer, alamin nyo na lang mamaya anong pinag-uusapan. Alam nyo bakit? Sayang naman, OPP. Alam na alam nyo na yun eh. Tama, mali. Anong gusto nyo? Sizzle na lang? Whiteboard marker. Ano, season na lang to, puro members. Taas ulit kami ng members, taas kamay. Oh! 90% members. Kahit sabihin ko pang OPP, nakaka-tituran nyo, number 2 ganito, number 3 ganito, number 4. Anyway, ikwento ko sa inyo para may idea kayo. Siguro, for the past how many years, hindi nyo na ako narinig, unless nanonood kayo ng video sa YouTube, paano naumpisa, nag-umpisa ang AIM Global? Sino ko, anong background ko? Gusto ba malaman yun? Yes! Dito kasi importante yun. Dito, ang pinag-uusapan natin, since pinag-uusapan kanina products, pag-uusapan natin is about money. Pero ho, tinan nyo mga ikatabi nyo? Tinan nyo. Mukha bang kailangan niya ng pera? Yes! Sabihin mo sa kanya, kailangan mo ng pera. Kailangan ng pera! Sagutin mo naman, ikaw din. Pag pinag-usapan pera, ano mas maganda? Malaki o maliit? Malaki! Marami o konti? Marami! Galing po ako sa hirap. Ako po ay from Pangasinan. Hindi po ako Manilenyo. Pangasinensis po ako. Doon po ako pinanganak. Lumaki ho ako doon sa isang maliit na barangay, ang tawag ay Perez. Ang magulang ko, ang negosyo po ay bagoong. Yan, nagbebenta ng bagoong. Kaya ang tawag ko sa amin, mga bagoong boys. Yan. Pagkapasok sa school, pagka sanay ka kasi sa bagong at nakapalibot sa bahay mo bagong, hindi mo na naamoy sarili mo kahit amoy bagong ka. Kaya pagdating sa school at ng mga klase na yun, eto na si bagong. Ako naman, nasan yung bagong? Ha? Pero alam niyo, proud na proud po ako, alam niyo bakit? Dahil graduate po ako dahil sa bagong na yan. Okay lang ba ikwento ng konti? Yes! Alam ko paano ginagawa ang bagong. Sanay na sanay po, nakikita ko magulang ko at mga tao nila. Alam niyo, ang bagong paano ginagawa? Bumibili ng lumang isda. Yung mga hindi na fresh, bibili. Bakit? Siyempre mas mura. Ang tawag ay bilasak. Yan. Tapos, ilalagay po sa isang malaking tangke. O parang ang tawag namin yung swimming pool. Lalagay po doon pupunoy. Lalagyan ng maraming asin, sangkatutak na asin. Tapos lalagyan ng mga bato para mapitpit yung mga isda. Yan. Pagkatapos, pabubulukin po ng sobra-sobra talaga. Mabaho, mabaho, mabaho. Ha? Yung tipong dumadami yung mga uod. Totoo po, totoo. Tapos, kami mga bata, syempre, sanay kami, naglalaro kami sa paligid. Pag naiihi kami, doon na rin. Iihi na rin kami doon. Okay lang yun. Okay lang. Alam bakit? Yung kuya ko, pag may napatay ng dagat, sinasaw-saw doon. Yeah, pwede na yan. Laman-tsan din yan. Pagkatapos, gigilingin po yun.
para maging bagong. Bago kilingin, kukunin yung katas, ang tawag doon ay patis. Ayan. Ngayon po, baka sabihin nyo, ang dudumi nyo naman, ganyan kayo kumain. Hindi ho, magaling ang magulang ko. Iba yung para sa amin, iba yung binibenta. Kukunin nyo. Kaya pag susunod na bibili kayo, dumiretso kayo sa may-ari. Samba dito yung para sa inyo. Kasabi niya, oh, marunong. Para makuha nyo yung masariwa, yung masarap. Anyway, graduate po ako ng high school sa Pangasinan. Ang pangalan po ng school ko ay Edna School, parang sari-sari store. Kasi Edna School. Parang Edna sari-sari. Nag-migrate po ako sa Maynila noong college, tapos nag-aral po ako sa UP. UP graduate po ako, ako. University of Perpetual. Noong 1990, noong 1998, oh, ako po ay isang estudyante, naimbita po isang kumpanya na hindi ko na babagatin ang pangalan, Forever Living. Narinigin ako ba yun? Ako po ay isang estudyante, nakaladkad po ako, sabi sa akin, sumama ka, excited, excited. Parang, alam mo yun, parang nasasapian, parang kayo. Ako, sumama ka, sige, sama, sama! Pagdating po na si Emel, ganito yun, oh, maraming tao. Yung speaker, in fairness speaker, ang galing ko, ang pinag-usapan, pera. Hindi naman ako kumukhang pera. Pero alam mo yun, pagka ikaw graduating o fresh graduate ka, tapos ang course ko ay physical therapy, syempre hindi ka nakamindset sa marketing, hindi ka nakamindset sa negosyo. Ang mindset mo, kuno yung course mo. Syempre gusto mong itapusin yun. Mga kaibigan, pinag-uusapan pera. Yung mga tao, baliw na baliw talaga. Yung kaklase ko, yung nag-imita sa aking babae, parang yung ganun sa tuhod ko, di ba? Maganda, di ba? Di ba? Ginagano'ng tuhod ko. Pero oo, maganda, maganda, maganda. Yung mga tao, baliw talaga. Pag tinatang mas pera, sinong gusto yung umaman? Mga tao, kame, kame. Nagbaliw yung mga tao talaga. Ako, syempre, first timer, walang pakialam sa kanila. Eto na ngayon. After ng seminar, tinanong ako, interesado ka ba? Oo, maganda. Maganda ba yung negosyo? Oo, maganda. Maganda yung produkto? Oo, maganda. Sasali ka? Hindi. Bakit sa akin? Sabi niya sa akin, babalikan kita. Eh, hindi ako sasali. Bakit? Una, estudyante. Pangalawa, wala ako sa mindset ko. Hindi yung inclined ang pag-iisip ko sa gantong klase negosyo. At ang pinakamalala dito, syempre, negosyo, kailangan may pera ka. Eh, wala naman ako kapera, pero estudyante ako. To cut the story short, hindi po ako sumali. Yung taong nag-imbita ko sa akin, July of 1998, hindi ko makakalimutan to. Ito, nagpabago ng buhay ko. Unang check-in niya, tumanggap po siya, 1,100 pesos. Excited! Hawak cheque! Pinapakita sa akin, layo pa, tinan mo, ginagawa sa, oh, teka lang, oh! 1,100 pesos. Tinan ko siya. Siya, lalaki mata, malaki, di ba? Malaki, di ba? Yung mata, lumalaki. 1,100, hindi ako nababaliw. Alam mo, sabi ko sa kanya, malaki pastor doon ang katulong. Tumuloy siya, ako hindi. August of 1998, tumanggap po siya, 4,000 pesos. Mga kaibigan, nung 4,000 tinanggap niya, in-explain ko sa kanya, 1 plus 4, 5,000. Tayo, graduating student. Pag nagharap tayong trabaho, baka isang buwan lang natin yan. Sabi nila, hindi, sa negosyo mag-upis sa maliit, bago yan lumaki. Hindi ka tulad sa employment, pag sinabi mong 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 lang yan. Lumaki man yan, maliit lang. Nakuha niyo yung point ko? Sabi sa hindi, bahala ka, tumuloy ka. September of 1998, tumanggap po siya. 12,000 pesos. Mga kaibigan, nung tumanggap siya ng 12,000, tumahimik na ako. Alam niyo kung bakit? Laong pera eh. Pag ganyan tayo mga Pilipino, kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. Totoo, tinan niyo yung katabi niyo. Tinan niyo. Pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino, puro dating, walang. Lalo yung may mga kasabi dito, pupusta ako. Peke yan. Teka lang ha, baka may natatamaan ha. Kung kayo po'y tinatamaan, please lang po, hindi kayo pinapatamaan ko, yung katabi nyo. 12,000, 1998, malaki-mali. Malaki po ito sa isang estudyante, first time, part-time. Malaki po ito. Sasali ako, hindi. Sasali ako, hindi. Hindi. Alam nyo bakit? Malaki ho yan. Noong 1998, malaki ito. Eh, ba't di ako sumali? Kasi oh, balibaligtad rin man natin to. Sales pa rin po ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Ibig sabihin, kikita ka lang pag may benta. Ibig sabihin, pag may, wala ka na benta, wala kang kita. Tinanong ko sa kanya, next month, wala ka na benta, may kita ka wala. Sabi sa akin, wala, kita mo na. Unreliable income. Hindi ka sigurado kung may kita ka wala. Hindi ka tulad pag ikaw may trabaho ka. Pumasok ka lang, 15 at 30, sigurado may sweldo. So siya tumuloy, ako hindi. Dito nagbago, October of 1998. Tumanggap po siya, 52,000 pesos.
Mga kaibigan, kaklase ko ito, babae. Nakapalda, ang layo pa lang, nagtatapalon. Hawak cheque. Tingnan mo! Tingnan mo! Gumaganan yung palda, oh. Hindi ko alam, titignan ko. 52,000 pag nakita ko, baliw na baliw ako. Bakit? 52,000. Kung totoo to, napakalaking pera nito. Lahat ng balahibo ko tumayo. Subukan nyo makilibutan kayo. Lahat ng meron sa akin tumayo. Brad, ha? Huli ko yung ngiti mo, iba eh. Sabi niya. Huli kita, ha? Kita ko, ha? Biro lang, biro lang, biro lang. First timer ka, ha? Abil tayo, abil tayo. Biro lang, biro lang. Malumun, galing ka. Bumawi. Mamaya, bigyan kita. Dito na ba sa mga kaibigan? Alam mo, baliw na baliw ako. Totoo ba ito? 50,000? Alam, maduda akong tao eh. Di ba, may mga taong ganun? Pinakita mo ng cheque, pinanood mo na kung ano, pinakita mo na lahat. Alam mo, hindi ko ito isabihin. Totoo ba yan? Ganun mo akong tao, sabi ko sa kanya. Kung talaga totoo yan, in-cash mo, cheque, tumatalbog. Hindi pa yan pera. Sabi niya sa akin, sige, samahan mo ako, in-cash natin. Sinamahan ko sa may BPI, sa may Greenhills. First time in my life, makapasok sa bangko na punong-puno ng tao. Ang haba ng pila. Alam mo yung teller? Di ba yung teller may pila? Yung pila ho, hindi diretso. Paikot na ho. Ganon karaming tao. Sabi ko, daming tao dito. Tapos napansin ko, magkakakilala, nagtatanungan. Magkano'ng check-in mo? Ikaw, magkano'ng check-in mo? Tanungan! Tapos sabihin isa, bumaba ko eh. 48,000. Anong yabang? Bumaba pa daw, 48,000. Magkakakilala. Napansin ko, may mga first timer na katulad ko. Ano nang mamasid-masid lang? Feeling ko, pinagkakaisahan kami. Parang minamindset lang kami. Sabi ko, hindi ko kayo kilala. Ito, kilala ko, klasiko. Ito, babagnayan ko. Pila. Habang papalapit na papalapit sa teller, kinakabahan ho. Bakit si Janty ho? 52,000, 1990? Napakalaking pera. Hindi ko, totoo ba to? Habang papalapit, yung puso ko, boom. O, ito yung pila. Wala ako sa pila. Yung kaklasiko nakapila, natural, wala akong cheque, ba't ako pipila? Sinasamahan ko lang siya, papalapit na papalapit, ito na kinakaban. Lahat naman, wala nagre-reklamo, lahat natatanggap naman. Nung inabot niya yung cheque, hininga siya ng ID, sabi ko, totoo na to. Binaliktad yung cheque, tinatakad, pinasok sa validating machine, binalik, pinapirmahan, sabi ko, totoo na to. Tapos kumuha ng iba 500 na bundle na ganyan kakapal, pinasok doon sa, alam yung machine ng bibir, trrrr, ganon, sinabay ako, trrrr. 52,000! Inabot sa kaklasiko! Hindi ko napigilan sarili ko. Kahit pala negative ka, pag nakita mo gano'n, hindi mo mapipigilan. Sa harap ng teller, sa harap ng maraming tao, hinawakan ko sarili sa galing mo! Ang galing mo! Hindi ko napigilan sarili ko. 52,000! Hinugot yung 2,000. Sabay, para sa'yo. Baliw na baliw ako! Bakit? Wala akong ginawa. Sinamahan ko lang, may 2,000 ako. Isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan niyo, hindi makatulog? Yes! Yung kahit anong gawin posisyon, hindi ka makatulog. Alam niyo ba't yung makatulog? Hawak ko 2,000. Siya 50. Makatulog ka? Ha? Katulog ka? Ituloy niyo, eh naman. Mga kaibigan, kinabukasan, season na to. Kinabukasan, may laway ko, nasa loko. Buti na nasa loko. Sakto sa daliri ko. Baba mo yan. Saan ako? Kinabukasan, sabi ko sa kanya, anong gagawin mo sa 50,000? Automatic ka sagot niya, ka-shopping ako. Sabi ko, sige, samahan kita. Bakit? Baka makascore pa. Ito na ngayon, Robinson's Galleria. Ang aga-aga ho. First time ko pumunta. Akala ko bukas na ng alas 7. Alas 7 pa lang, ba't ko nang kataw-taw dito? Naabangan ko talaga, ito na ngayon, alas 10, dumating na. Eh wala pang cellphone nung. Wala, talaga tiis lang, sige! 50,000 dala nito! Ubusin namin to! Eto, pagpasok, ala, pila ka agad, kuha ka agad ng mga damit. Tapos paglabas sa fitting room, bagay-bagay. Ako naman, bagay. Susot ng mga sapatos, bagay-bagay. Tapasin ko, puro sa kanya, wala sa akin. Pagpasok niya ng fitting room, takbo ko! Kumuha din ako ng polo. Inabangan ko paglabas niya. Bagay ba? Bagay. Sabi niya, hindi, pangit. Wala na, hanggang doon lang pala ako. Sinamahan ko lang matapos. Batit na batit pa ako. Sila sinabi ko, kung magagawa niya, magagawa ko. Anong ginawa mo? Sabi niya sa akin, naniwala ako at nag-imbita. Yun lang pala. For 1 year, lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, lahat na naging
girlfriend ko, naging boyfriend ko, pinagsama-sama ko lahat. Namimita ko, lahat tao. Pati hindi ko kilala, makatabi ko sa jeep, nire-recruit ko. Makatabi ko sa tricycle, lahat ginakausap ko. Puro pagubo. Gusto mo yumaman? Yung mga tao, natalo sa akin. Para daw baliw, gusto mo yung ikaw, gusto mo yumaman, gusto mo yumaman. Wala, baliw na talaga ako. Good news po, 1 year, walang sumali. Tatawa-tawa kayo, yabang nyo. At sa inyo, may sumali. Di ba pinihirap? Ang hirap magpaniwala. Misa nakakainis pa, misa yung mga kaibigan mo, hindi na nasasama, marami pa sasabihin sa'yo. Yun ang mas masakit dun. Ang mas masakit pa nito, yung na-experience ko, minsan naisasama ko. Eh syempre, di ba sinama mo, nagutom, papakainin mo pa. Minsan okay lang yun eh, basta umaten, di ba? Eto masakit, umaten. Umaten naman. Tapos, pumapalakpak, di ba sarap ng feeling? Yes, pumalakpak, yes! Tapos, sino sa'yo yung mama, tumataas sa kamay, yes, tumataas ang kamay, yes! Pinakain mo, masarap ba, yes! Pagkatapos, sali ka, hindi! Ginawa mo na lahat-lahat. Tawa-tawa ko, hindi pa ganun din kayo. So mga kaibigan, what happened after 1 year, gusto ko na mag-quit. Na-experience ko yung feeling nung, ewan ko nangyari sa inyo to. Hindi yata para sa akin to. Alam mo, nagda-doubt ka na. Siguro, in-excite lang ako na mindset lang ako, pero hindi ito yung swerte ko. Nangyari po sa akin yan. Alam nyo, lalo lang kausap ko nanay ko. Alam, sabi nanay ko, anak, sayang yung kurso mo. Tapusin mo yan. Sayang lang yung pinag-aral mo. Pag narinig mo nanay mo ganyan, talagang bibigay ka talaga eh. Opo. Eh, so wala kang ma-recruit? Opo. Wala na talaga. Kinausap ko yung sponsor ko, yung kaklase ko, sabi ko, mag-quit na ako. That time, after 1 year, 100,000 per month na siya. Ako, bokya. Sabi ko, talaga hindi para sa akin. 100,000 ako, zero. So wala sumasali. Alam mo sabi niya sa akin? Sabi ko, mag-quit na ako. Alam mo sabi niya sa akin? Hindi, mag-quit ka. Di ba tayo mga Pilipino, gusto natin yung binibaby tayo? Yung, wow, tumuli ka. Yan ang inaabangan ko, yung bibibibihin ako, yung, alay ka, pakainin kita. Ayun ang inaabangan ko. Sabi sa akin, mag-quit ka. Bakit? Eh, anong gagawin mo pag nag-quit ka? Doon ako nag-isip. Oo nga, no? Hanggang ngayon ho, iniisip ko yun. Kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Malamang empleyado. Hindi ko alam. Ahente. Ewan ko. Artista. Ewan ko. Hindi ko alam. Malamang bang buhay? Pero sa napaka-simpleng desisyon na ginawa ko sa buhay ko, sabi ko, oo nga, no? Sige, total. 1 year lang naman. What if 1 more year? Wala namang mawawala. 1 more year, sabi ko. Pero this time, ibibigay ko lahat. Yung bayad naman, masyado excited naman siya. Yung kaga na bayad ko eh. Sino yun? Ay, wala. Sinabi ko lang bayad, kiss na kagad. Sa kanya lang yun. Ayun, asan ako? Ha? Ayun, sabi ko, 1 more year. So this time, pinag-aralan ko yung sistema. Naniniwala ba kayo sa sistema? Yes. Lahat ng bagay ay may sistema. Parang ganito, ang church may sistema, about church may sistema. Ang government may sistema. Ang katawan ng tao may sistema. Diba? Circulatory system, skeletal system. Ano mang sistema ang hindi maayos, nagkakaproblema. Sa pag-aaral, parehong school, parehong libro, parehong teacher. Bakit may pumapasa, may bumabagsak? Nakuha niyo ako? Nasa sistema ng pag-aaral. Nakuha niyo ako? Ayan. So, ibig sabihin, ang negosyo may sistema. Ito ho ay sistema. Kahit hindi ka marunong, pwede ka basta alam yung sistema at gagawin yung sistema. So, madali sa ita, after 1 year, nakapag-invita din po ako. 247. Marami konti. Gulo ka baliw. Ilan ang sumali? 27. Tawa-tawa kayo. Subukan ninyo. Yan, 27 na yan, after 5 years, naging 200,000 po yan. Wow! Nakuha niyo ako. So, ituloy yung kwento ko. Hindi ko papayin yung shortcut lang. Naka 6 years po sa kumpanyang yun, Forever Living. I was one of the youngest millionaires club. Nahit ko rin yung highest position. Nung nalaman ko yung sistema, tinuloy-tuloy ko lang. Parang ganito yan. Pag marunong ka na mag-bike, marunong ka na mag-swimming, gusto mong gumaling, huwag kang ihinto, mag-bike ka lang na mag-bike. Yung iba kasi, natuto mag-bike. Nakuha niya ako, alam na, uy, ganito palang pag-bike. Kaya lang, kahit alam na, tinatamad minsan. Minsan, ay alam ko na yan, sawa na ako.
alam ko na yan, kahit nakapikit ako, kaya ko mag-bike. In effect, dahil sanay na asawa na, hindi na tinutuloy, mas marami pa yung pahinga. Sa negosyo, sa ganitong klase negosyo, kahit alam mo na, ang OPP, master mo na, huwag kang malulungkot, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy excitement mo. Kailan ka hihinto? Hindi ka hihinto. Ito negosyo mo, ito magbabago ng buhay mo, hihinto ka. Tama. Nakuha niyo ako? Yeah. Walang sawaan. Ako ilang taon ko nang ginagawa to. Hindi ako nagsasawa. Nakakalimutan lang. Pero mga kaibigan, ang point ko, pag nalaman mo sistema, please lang ho, pag nasa sistema mo na, huwag mo nang tanggalin. Parang ganito yan, pag sinugatan ng katawan ko, ang lalabas, complete. Nakuha niyo ako? Ayan, nasa sistema na. Yung parang ganito, pag-isip mo sa umaga, anong unang yung ginagawa? Nung wala kayo sa InGlobal, anong unang yung ginagawa? Siyempre, mag-pray mo na. Ay, iba, anong ginagawa? Kakain. Ha? Kakain. Diba? Walang kayo sa excitement. Pag may pasok, parang, trabaho na naman. Nakuha niyo ako? Pag may nakita ang kakilala, kakilala ko yan. Pero nasa InGlobal ka, pag-ising mo, pray ka kagad, tapos, excited ka. Lagi may bagong umaga. Nakuha niyo ako? Dahil nasa sistema mo na. Parang gato na lang. Nangyari ba sa inyo mga members, yung araw na parang feeling mo, hindi kompleto pag hindi ka nakapag-InGlobal? Yes! Tapos pag pinuntahan mo mga kaibigan mo, hindi nag-InGlobal, pag hindi pinag-uusapan yung mga pangarap, mga hindi pag-taga-InGlobal, hindi pang-InGlobal, parang nabubore ka lang sa kanila. Yes! Parang hinahanap mo yung InGlobal, ang gusto kong topic eh. Yun ang sinasabi ko sistema. Pag nasa sistema na, hinahanap-hanap mo na. Tinan nyo yung katabi niyo, tinan nyo. Tinan nyo yung mata, pag tinan nyo yung mata. Pag ang mata niya, ganito ay tsura. Wala pa sa sistema yan, ha? Pero pag ganito ang mata, ayan, baliw na yan, payaman yan, ha? Tapos niyo ako, tinan nyo! Sabi niyo so. Anyway, so naka 6 years po ako doon. I was one of the youngest millionaires club. Kumita ako ng 18 million 6 years. Pwede na? Yes! Pwede na. After 6 years po, umalis po sa kumpanya yun. Sumali na ulit ako, na naman ako sa kumpanya. Hindi ko na siguro banggitin. Pero for the sake na marinig nyo, hindi ko pinagyayabang, hindi ko naman kinakahiya. At least pinagdaanan ko. First quadrant, narinig niyo ba yun? Yes! Ayan, 1.2 million kinita ko doon. Pwede na! 6 months ko, 1.2 million. Pwede na! After 6 months, umalis po ulit ako doon. Nag-join na naman sa kumpanya, IPIC. Abbreviation na lang ako, IPIC. Doon ako nakaipon ng malaking pera. Alam niyo bakit? 12 million ho ang kinita ko. In 1 year. Yes! Grabe, no? Grabe, no? Bakit ka buhay ka usap? Sa akin po, 12 million, mani, may tsura na lang. Parang gusto sabihin sa akin, ano ngayon? 1 million a month. Maniwala kayo, hindi. Totoo yun. Hindi ako pwede magsinungaling. May ari ako eh. 12 million, 1 million a month. After 1 year, umalis po sa kumpanyang yun. Kung ikaw, bago-baguan ka, isusabi mo sa akin, kung talaga kumikita ka, bakit palipat-lipat ka? Tama mali. 1 million na alis ka pa? O ito, sagot ko. Hindi ka malilipat kung sarado na. Siraulo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Pero alis ka. Pangalawang tanong mo, alam mo nang sasara, sali ka pa rin na sali. O ito, sagot ko. Dahil wala akong makitang negosyo o pagkakitaan na maliit ang puhunan, malaki ang kitaan. Hanggang ngayon ho, wala ko talaga. Wala ko talaga. Kaya mga kaibigan, yun ang nagustuhan ko sa negosyo to. 2006. Actually, to be exact, 2005. End of 2005. Nakita ko kami ni Dr. Ed Cabantog, Francis Miguel, at saka ho. Nagkasama mga top distributor po ng ibang kumpanya. Nakita-kita kami. Alam mo sabi namin, maganda ang network marketing. Ang problema ho, sira-sira na ho. Bakit? Pag sinabing networking, pag pumunta ka sa mga kaibigan mo, ano mga reaction? Ah! Alam ko na yan! Piramidid yan! Ah! Pro-trekro! Wah! Diba? Marinig! Masasakit na salita, marinig mo. Siyempre, pag ikaw, member ka, parang minsan nakaka-degrade. Ganun ang feeling. Kami, bilib kami tatlo. Ang problema, ganun ang sistema. Sabi namin, sali tayo na sali sa mga kumpanya nagsasara. Ba't di na lang tayo magtayo para di na magsara? That was the idea way back 2005. So we've decided, kasi kami, sumasali kami sa kumpanya. Sali kami. Siyempre kami speaker, kami humaharap. Kami nakikita ng tao. Nakuha niyo ako? Nakapasali namin yung mga tao dahil sa amin. Lumalaki yung kumpanya dahil din sa amin. Ang problema, yung mga may-ari, pagkatapos kumita, anong gagawin? Isasara yung kumpanya.
magbilang ka ng ilang buwan o taon, magbubukas ulit. Huwag kang magtaka, sila rin ang may-ari. So ginagamit lang kami. Sabi namin, sali tayo na sali. Eh sino ba yung nagpapalaki? Di ba tayo? So kami nagtayo, para di magsara. And true enough, AIM Global right now, I'm very proud to tell you, we are the number one network marketing in the whole Philippines. 5 years in a row, for the past 5 years. Paano mo nalaman ang number one? Number one sa sales. Gano'ng kalaki sales? Number two, sa sales force, yung tao. Tuwing may mga event tayo, katulad dito, simpleng OPP, ganito karami. Nakita niyo ba sa baba kanina, hindi makapasok ang tao? Simpleng OPP lang yun. Walang recognition, punong-punong. Paano pa pag-recognition? Grabe, no? Grabe, no? So, pinagyayabang pa namin, dapat lang. Bakit? Kasi marami na sabi, bakit kami sali sa inyo, eh, Filipino company kayo? Small time lang yan. Dito tayo sa international company. Well, sasagutin ko yan. Di ba dapat nga mas tangkilikin natin ang sariling atin? Yes! Filipino ang may-ari. Di ba mas maganda yun? Yes! May nagsagot naman. Eh, ang product nyo, food supplement. Food supplement na naman. Saan ka? Tutak ang food supplement. Name it! Ang dami food supplement. Napasin nyo ba ang dami? Yes! Oh, lahat ng food supplement, lalo yung mga sa sales, isa lang sinasabi, effective sila. Oh, pumunta ka doon, maganda to, gagaling ka. Matagal isa, gagaling ka. Lahat gagaling ka. Sino yung pinakamagaling? Ang AIM Global ang ginawa, yung food supplement na galing Nature's Way. Yung mga magagandang produkto, pinagsama-sama sa isa. Eh dito na yung pinakamagaling. Yeah! Ano yung idea? Kaya ang pinangalan namin, Alliance in Motion. Pinagsama-sama yun. Pati ho kami. Magaling si Doc Ed sa kumpanya niya. Magaling ako sa kumpanya ko. Francis magaling sa kumpanya niya. Nilagsama-sama kami, ito na pinakamagaling. Yeah! At ito lang yung kumpanya. Hindi ko naman nila lahat. Pero kadalasan, yung may-ari, di mo nakikita. Dito, nagsasalita, umiikot, nakikita. Hindi ko nahihiya. Nakakamayan, nakakbayan. Baka pagpa-picture ka pa. Yeah! Inip? Napawisan na ba ako? Diba? Asan ako? And then, tinayo namin ang AIM Global 2006. Ang binigay sa amin is 20 million. Worth of products, kota ho namin from Nature's Way. Sagutin ko yung mga possible questions nyo. Sabi mo, tangkilikin ang sariling atin. Bakit hindi product ng Filipino binibenta nyo? A US product ang Nature's Way. Ayan. Siyempre sabihin nyo, oh, niloloko mo kami, sabi mo, tangkilikin ang sariling atin. Well, mga kaibigan, ang sagot lang ganito. Pag pinag-usapan food supplement, tanggapin po natin, hindi po tayo kasing galing ng mga products ng Nature's Way. Nakuha nyo ako? Mas magandang product sila. Mas maraming certification, mas maraming awards. Plus, kung tayo, produkto natin, hindi natin minamali, malunggay herbs. Ha? Ano pa? Ampalaya. Yan. Okay yan. Hindi ko siya pangit yan. Maganda ho yan. Pero dali mo sa ibang bansa, hindi ito tangkilikin. Bakit? Made in the Philippines. Point. Paano siya magiging international competitive? Nakuha niyo ako? Nature's Way ang kinuha. Bakit? Kahit saan mo dali sa buong mundo, tatangkilikin, tatanggapin. Kasi maganda yung produkto. Nakuha niyo yung point ko? Yes. Saan papasok yun sa Pilipino? Ganito lang kasimple yan. Yun ang in-absorb namin. Ang major product. Pero yung succeeding product sa atin, like coffee, hindi nagawa sa ibang bansa. Gawa na sa atin. Nakuha niyo yung initial? Pinasok mo na. American product. Pag nagustuhan na yung product, maniniwala sa kumpanya. Siyempre, yung mga ibang produkto ipapasok mo, bibili na rin nila. Nakuha niyo hindi? Yes! Nakuha niyo ako? Yes. Ngayon, sagutin natin, bakit food supplement? Three reasons about food supplement. Number one, ang food supplement, ito po ay consumable. Pag ang produkto natin ay sapatos, kailan ulit bibili ng sapatos? Nakuha niya ako? Ubus na! Bili ulit ako! Nakuha niya ako? At ang hirap magbenta ng sapatos, na-experience ko yan. May brochure pa ako. Mamili ka. Titingin naman, ay, ang ganda nito. Bigyan mo ko niya, Ang size ko ganito. Kunuha mo. Dideliver mo sapatos. Pagkakita, iba itsura. Hindi yan yun. Ito talaga. Oh, sige. Pagbalik mo, out of stock. Wala na eh. Wala na produktong yan eh. Inubos na eh. Oh, sige. Ito na lang. Balik ka na naman. Lalay pa ang biyahe mo. Balik ka na naman. Eh, ito na yung stock. Okay yan. Sinukat. Hindi kasha. Balik ka na naman. Pagbalik mo, kasha na. Okay na. O, sinuot. Pagdating sa opisina, pareho kami sapatos. Ayaw ko na dito. Bakit? Pareho kami sapatos. Pareho kami sasayaw. Di ba nakakalis yung ganun? Food supplement, consumable. Naubos. Kahit pare-pareho tayo, okay lang.
yung proposition. Last, number three. Dapat nangibigay ng loyalty. Ano yung loyalty? It produces loyalty. Kahit di ako kumita ng pera, kahit di ako umaman, basta gumaling ang nanay ko sa hibat niya, bibiling ko yan. Yes! It builds loyalty. Meaning, yung tao, pag tinake, nagustuhan, maganda, habang buhay, magpapasalamat siya doon. Ang maganda pa niyan, ikukwento niya sa mga kaibigan niya. Ang tawag doon, loyalty. Nandiyan pa ba kayo? Yes! So, tinayin namin yung global. Noong 2006, and ngayon, anong sistema ginagawa po namin? Ang sistema ginagawa namin, we build leaders. Ang sikreto sa paglaki ng network is leadership. Sabi mo sa katabi mo, leadership. Leadership. Paano maging leader? Kailangan ba matalino? Kailangan ba magaling? Kailangan ba ng aral? Hindi ho. Ang leadership na nabibuild dyan, una, kapag naniniwala ka sa sarili mo. Tinan nyo nga yung katabi niya, tinan nyo. Mukha pang naniniwala siya sa sarili niya. Yes! Dito, hindi namin tinatanong kung anong tinapos nyo. Ang importante, naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes. So, ang una mong gawin, pag-uwi mo mamaya, pag-uwi nyo, pumunta kayo sa CR nyo, ilock nyo yung pinto. Ha? Doon sa kwarto, may CR. Humarap kayo sa salamin. Magsuot kayo ng maganda yung magara. Maporma, mga banda alas 12, maganda. Para tulog na lahat. Yan. Sa mga laki, barong kung pwede, barong. Huwag yung may hati dito, ha? Iba na yun, ha? Tapos, tumingin ka sa sarili mo. Humarap ka sa sarili mo. Tapos sabi mo sa sarili mo, yayaman ka. Ginagawa ko ito. Alam mo yung magsasabi sa harapan mo, yayaman ka. O, ikaw din yun eh. Salamin yun eh. Ito! You have to build sa sarili mo. Yung, alam mo yun, you have to believe in yourself. Tandaan ito, what the mind can conceal, the body can achieve. Pharmaton. Ha? That's the initial process. You have to believe. Number two, know what you want. Believe ka mga sarili mo. Hindi mo nalalaman ang gusto mo. Alam mo, ano ba talaga ang gusto mo? Nakuha niyo ako? Anong gusto mo? Pera? Magkano? Magkano alamin mo? Kotse? Anong kotse? Parang ganito, may tinanong ako sa isang probinsya. Tita, anong kotse gusto mo? Sabi niya sa akin, Toyota. O sige, Toyota. Anong gusto mo? Red, blue, black, white. Sabi niya, kahit ano. O sige, yung kalahati blue, yung kalahati red. Okay sa'yo yan. Sabi na, sige, basta kutsi. Hindi, ano talaga favorite mong color? Red. Ha? Red. Ano gusto mo? Automatic, manual. Sabi niya, syempre automatic. Naka-leather yung puwan, naka-leather ba? O naka-tela? O naka-katsa? Sabi, leather, gusto ko leather. O, leather ha, gusto niya leather. Ano, yung kwan, yung power steering o manual steering? Siyempre, power steering. Kinikwento ko, habang kinikwento ko sa kanya yung kotse na gusto niya, unti-unti lumiliwanag ang mga mata niya. Yung ngiti niya, lumaabot hanggang dito. Bakit? Nabubuhay yung pangarap niya. Kasi maraming tao, pag tinanong, anong gusto mo? Ang sagot lang, gusto mo yumaman. Eh, hindi mo ma-define ano yung mayaman. Sa ibang tao, kumita na ng 50,000 naman, mayaman na ang pakiramdam. May ibang tao, 1 million sang buwan, kaya mahirap pa rin. Kaya maging specific ka, anong gusto mo? Tanong mo katabi mo, what do you want? What do you want? Yan. So, alam mo na, you have to believe in yourself. Second, what do you want? Number three, why do you want it? Mas importante yung bakit mo gusto kesa anong gusto mo or paano mo gagawin, kukunin. Alam mo, bakit ba? Maraming tao gustong umaman. Pero pati binibless ni Lord. Tingin nyo. Remember this, when God blesses you, you should be a channel of blessings. Yes. Ang pera o dadaloy lang sa'yo, hindi pwedeng aking to, ah! Ha? Dapat dumali sa'yo. The more you bless others, the more God will bless you. Yes. Amen po ba? Yes. Amen. So mga kaibigan, ngayon pa lang, isipin nyo to. Yung chance nyo na umaman sa Inglobal ay napakalaki. Parang hindi kila niliwala. Yes! Dahil malaki ang chance mo na magbabago ang buhay mo, dapat ngayon pa lang, hindi ka pa yumayaman. Ang mindset mo na, pag ako naging global ambassador, Millionaires Club, eto yung mga taong tutulungan ko. Yes! Nakuha niyo ako? Dapat ganun ang mindset mo. Kahit negative yan, okay lang yan. Bakit? Kasi negative siya, kasi hindi siya naniniwala. Nakuha niyo ako?
Hindi kasi lahat ng tao ay pwedeng yumaman. Tandaan niyo yan. Kasi kung lahat mayaman, hindi pwede. Sino nang magsasaka? Wala na. Hindi na kayo makauwi. Lahat nag-iing global na. Gusto ba yung ganon? Ha? Wala. Pati member, mga tricycle driver, nag-iing global na. Di ba nakakatakot yun? Ang pinaka nakakatakot, pati presidente natin sumali. Darating si Pope. Where's your president? Ano sabihin natin? Nagpa-product demo. Hindi pwede. Naman niyo ako, many are called, but few are chosen. Hindi lahat ay pwedeng yumaman. Ang pwedeng yumaman, yung taong gustong yumaman, na willing magsakripisyo. At alam niya, anong reason, ba't kailangan niyang yumaman? Naman niyo, oh sige na tama na yan, minamayset ko lang kami. Anong gagawin namin? Dahil bago kami. Eto gagawin niyo. Sabi rin siya. Okay lang, hindi na OPP? Yes. Yes. Oo, kasi alam niyo na OPP. Ano mga dapat yung gawin? Yan. Number one, beginner ka. Siyempre, pag-aralan mo yung negosyo. Tama yung ginagawa niyo. Umaattend kayo. But the problem is, a lot of people are attending seminars. The problem is, they are here to be entertained. Pansinin niyo, walang ballpen papel yung iba. Oh, andito lang. Yeah, brother, power! Woo! Paglabas, ang ganda, oh, ano sabi? Ewan. Hindi na maalala, bakit? Ando doon sila para maging masaya, para ma-entertain, yun ang tawag, entertain. Kailangan, ang study, may ballpen papel ka. Yes. Nakuha niyo ako? Yes. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Uwitin ko, English eh. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Kahit matalino ka, paglabas mo, nautog ka, pati pangalan mo, makalimutan mo. Pero kahit mahina ang pag-iisip mo, pag naisulat mo yan, habang buhay di mo makalimutan yan, huwag lang mawawala yung sinulat mo. Ibig sabihin, sulat mo, tinayin nyo to. Narinig mo, sasabihin ng utak mo, susulat mo. Dalawa na yun. Dahil yung narinig mo, sasabihin, isulat. Yung sinulat mo, chine-check mo kung tama, binabasa mo ulit. Pangatlo na ho yun. Pag uwi mo sa bahay, pwede mong reviewin. Pang-apat na ho yun. Nakuha nyo ako, apat na beses dumaan sa utak mo. Mas madali maintindihan. Tama rin. Yan. So, study, pag-aralan nyo. Anong pag-aralan namin? Lahat ng seminars, huwag ka magsawa. Ano mang bagay na paulit-ulit. Ano mang bagay na paulit-ulit, mamamaster mo. Parang ganito. Pag nakainig ka ng music, first time mo narinig, di ba? Sabi mo, oh, ang ganda. Kaya ang dal English, minsan, hindi mo maintindihan. Tama rin. Sa susunod papakinggan, oh, naintindihan ko na. Napawisan na ako. Sa pangatlo, sinasabayan mo na. Sa pang-apat, buong kanta, kinanta mo na. Sa pang-lima, huwag mo na i-play. Ako na yung kakanta. Yes. Nakuha niyo ako? Yes. Repetition is the mother of learning. Ano mang bagay na paulit-ulit, mga master niya. Number two, gawa kayo ng prospect list. Prospect list, para tayo NDO dito ah. Prospect list, isulat nyo sa papel. A, B, C. Ginagawa ko ito sa organizer. Lahat ang kilala nyo masipag, yan ang unahin imitain. Bakit? Kasi pag masipag, lalaki ka agad grupo nyo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad iniimita? Kahit tamad yan, imitahin nyo. Bakit? Baka may kilala masipag. Tama, di ba? Tamad, kilala yung masipag. O, di na imitahin mo. Parang ganito. Sino dito ang mahihayin? Okay, mahiya. Ganun yung kumusap, ano? Mahihayin ka. O, mahihayin ka. Sa susunod may seminar dito, imbitahin mo yung mga kaibigaw mahihayin. Birds of the same feather are the same birds. Nakuha niyo ako? Parang sa school. Pasinin niyo, mula nung elementary, high school, hanggang college ako, hindi ko nilalat pero kadalasan totoo. Yung mga matatalino, magkakasama. Napansin niyo ba yun? Yes. O di ba yung mga bobo, magkakasama din? Totoo naman, di ba yung mga nagkakopyahan, magkakasama niya, 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 niya. Di ba yung malalang din, Totoo naman eh, kami mga may tsura. Totoo, pasinin niyo yung sinasamahan niyo. O, pagpalamura, ano ka? Hindi, minumura. Pag mahihayin ka, imbitay mo yung mga kaibigang mahihayin. Sabihin nila, hindi kami magaling magsaita, hindi mo kailangan maging magaling. Magdala ka lang ng tao dito. Dinala mo dito yung dalawa mahihayin. Ano sabi ng dalawa? Mahihayin din po kami eh. O di sabihin natin sa dalawa, di ibitay niyo pa yung mga mahihayin yung kaibigan, napupuno tayo na mahihayin tao dito. Hindi mayaman naman kayo mahihayin. Mahihayin ba kayo lahat? Opo!
Akala niyo ako? Ah, paano ko sa ilalim may naimbita? Makapala mukha. Hindi mo nakakilala yung kaibigan kong pare kong Mark. Ang layo na! Eh, itong taon to, makapala mukha. Napadpad dito. Ano yan? Oh, dala, tara. Sama tayo. Recruiter, oh, ra. Pag yung makapala mukha, lumaki ang grupo, naging global ambassador. Good news, pati ikaw, damay ka, global ambassador ka. Yes! Ako niyo ako? So mga kaibigan, kahit hindi ka magaling, pwede ho, may pag-asa. Umiikot ako ng Pilipinas, ang dami ko ni-interview, especially successful people. Isa lang napansin ko, wala ako na-interview na galing sa hirap, na yumaman, na mahiyay. Lahat nilakasan ang loob, kinapala na mukha ang kailangan. Totoo, wala akong narinig ng ganito. Bakit po kayo yumaman? Walang ganito. Mahiyayin kasi ako. Lahat ng galing sa hirap talaga ako, ganito, ina-explain talaga. Kaya dapat, tinan mo. Tingnan nyo! Sabi mo sa kanya, may pag-asa ka na. Si! Sino yung si? Yung mga walang kwenta. Sino yung mga walang kwenta? Inimita mo, pinakain mo, pinaten mo, binaliw mo, hindi sumali. Ay, huwag kayo magagalit doon, may mga ganun tao talaga. Alam, gagawin mo dyan, ibaw mo ng buhay. Yan yung mga taong bibenta mo na ng produkto. Nakuha niya ako? Siyempre, ako style ko ganito. Inibita ko tita ko, ayaw. Sabi ko sa kanya, pupunta ako doon. Nadala ang produkto. Tita, alam ko, mahal mo ako. Pasensya ka na, kasi kinukulit kita. Eh, alam mo naman gusto mo rin magbago ang buhay ko, di ba? Malaking bagay ito para ma-boost yung moral ko kung tutulungan mo ko. Ano naman yung tulungan mo ko sa pag-try lang ng produkto? Tol, maganda naman yung products. Minsan pag ganun ko dinadaan, nakukuha ko. Anong sinasabi? O sige na nga, magkano ba yan? 7,980. Ano sabi? O sige, bigyan mo ako tatlo, 3 heads pa! Nakaya ko? Doon ko dinadaan yun! O, tapos, ang 3 heads, ibabalik ko sa kanya yung check-in niya. Tita, good news. May rebate ka. Ano yung rebate? I-explain ko, ay tolo, meron ka sa account mo. In-cash natin, kunin mo. Hindi pwede yun, wala kang ATM eh. In-cash natin, kunin mo yung check-in mo. Pumunta sa office, o di mababaliw mo na. Di ba, paano mababaliw eh? Kausapin mo applying. Yung check-in mo malaki, daling mo ah. Kapas, pipila siya ngayon. Yung apply mo, darating ngayon. Oh, hoy, kumusta ka? Kumustahan ngayon? Papakita yung check-in. Oh, nag-i-encash ba kayo? Oh, ako nag-i-encash eh. Ako naman. Eh, apply, magkano ba check-in mo ngayon? Papakita yung check-in. Eh, kukunin niya yung check-in niya. Kita yung check-in ng apply, 140,000. Oh, siyempre, maram na, loke. Tapos kukunin niya yung kanya. Lit. Nakuha niya ako. Tapos sabihin ng apply niya, actually, nag-upisa ako sa ganyang kaliit. Huwag kayo mag-alala. Pwedeng lumaki yan. Mas malaki pa dito. Sabi tali ko. Yes! Ano yung tsura ng tita mo? Paano to? Nakuha niya ako. Ganun lang naman. Number 3. Okay, nandiyan ba kayo? Yes! Sabi ko, laki lang kayo? Yes! Prospect list. Number 3. Hakot. Ano yung hakot? Pag sinabi yung hakot, pag nag-imbita kayo, huwag pa isa-isa. Katulad ko, pag nag-imbita ako, at a time, 5. Bakit? Yung tatlo di darating eh. Nakuha niyo ako? Pag isa-imbita mo, walang darating. Kaya pag yung 5 mo, darating at least 2. Nakuha niyo ako? Tapos, pag nag-imbita ka, excited. Hindi pwede yung papawalang makabuhay mo, gusto mo yung mama. Sama ka. Ano yung tsura kausap niyo? Sure. Malamang hindi pumunta yan. Diba lang imita kayo? Sumama ka! Ay, grabe! Sumama ka! Pero yung gagayin nakita ko dyan sa kanina, ha? Punong-puno na pumasok! Teka lang! Pumasok ka! Sino ka na excitement yan? Alam yung uno na yung sinagot? Teka lang! Sabi na kahit uno na, pwede na! Baliw talaga! Takot! At please po, huwag kayo magmamagaling! Huwag kayo magmamarunong. Iba kasi, pagkatin, excited, umuwi ka, explain. Huwag mong ganun. Kaya nyo magkaroon kayo muna ng more understanding ng business. So mga kaibigan, invite lang muna kayo sa umpisa. Lanay pa! Sa may Bacolod. Nabanggit ko tuloy probinsya. May isa, ginamit cellphone pa. Sabi niya, Mari, kuha kang burping papel. Kuha kang burping papel. Ba,
bakit, bakit? Yayaman tayo. Meron na, may pulpit papel na. Oh, mag-drawing ka ng bilog. May bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa tabi niya. Dalawang bilog sa tabi niya. Meron na. Mare, ikaw yan, yayaman tayo. Hindi mag-aaway kayo ngayon. Sigurado ka ba, Mare? Oo, yayaman tayo. Okay na sana kung ganyan na lang drawing. Paano kung ibang may drawing? Ihito niyo muna yung video, ihito niyo muna. Sabi ko, Mare, di sama, bakit? Basta, ang daming pera, ang daming 1-5. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, may bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang guhit sa ilalim niya. Tanda mo, dalawang guhit sa ilalim niya. Meron na, Mare. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim niya. Bakit ba drawing? Ano sabi? Mare, 1-5 lang yan? Oo! 1-5 yan! Ate na si Emil, abangan ako. Yan ba'y 1-5? Ay, ano tayo ba? Ha? Paglabas ko, 1-5. Kaya please lang, huwag kayong magmarunong, ha? Bakit ba yung drawing? Nag-enjoy ba kayo? Yes! Number 4, baliw. Ano yung baliw? Hindi yung sirang ulo. Okay lang kung magpakabaliw. Maniwala kayo sa akin. Okay lang. Di ba minsan nababaliw tayo sa pagmamahal? Yes. Oh, Minsan, ayaw na sa'yo. Minahal-mahal mo pa rin. Sinaktan ka ng paulit-ulit. Ikaw naman umaasa ka pa din. Ha? Bakit? Dahil baliw tayo magmahal. Ang mga Pilipino pag nagmahal, bigay lahat. Pati kaluluwa binibigay. Kaya pag sa negosyo, magpakabaliw ka rin dito. Ano yung sabihin ng baliw? Di ba minsan pag may mahal ka, di ka makatulog. Di mo ka makakain. Lagi mo siyang iniisip. Alam niyo mga kaibigan, okay lang po yun. Walang masama dun. Ang problema ho, hindi ka umuusad. Kahit wala na, focus ka pa rin dun. Mga kaibigan, sa negosyong to, okay lang magpakabaliw. Kahit hindi mo usad, basta nasa AIM Global ka, meron mangyayari sa iyo dito. Sabi niyo iba, 1 year na ako, wala pa rin nangyayari. 1 year lang naman eh. Alam ba ibang negosyo, after 5 years, saka pa lang nila sinasara? Luging-lugi na? 1 year lang sa'yo, 1 more year. 1 more year, ginawa ko ulit. Sir, wala talaga nangyayari, 1 more year. O, 2 years ka na. O, this time, itodo mo na. Tinodo niya na. Sir, wala pa rin, 3 years na ako. O yun, huwag ka luminto, nakakahiya pa na. Kaya ano yung baliw? Mga kaibigan, kanyang parang sa sayta. Thank you sa mga tumatawa, mga pumapalakpak. Pero may mga ngilan-ngilan. Napasig ko mula upis hanggang ngayon. Ganito mga itsura. Hindi ko alam, umiihi na. Hindi ko alam yun. Pero alam niyo ba? There are people who have mastered the art of sleeping. Oh. Akala mo, gising? Tulog yan. Ha, ganyan lang yun. Lapit na mo yung tainga mo. Ganun kagagaling, they have mastered the art of sleeping. Abangan mo. Ano yung baliw? Please lang. Sa ganito klase negosyo, alam ko mainit. Alam ko nakakapagod. Alam ko gutom na kayo. Pero kung kayo, gusto yung magpakabaliw, yung mga tao na isyo, first timer ka, baguhan ka, ganitong gawin nyo. Taas ang kamay. Ako muna. Ang tawang palakpak, ganito. Ganun ha? Ang hindi papalakpak ng ganun, may putok. Sabay-sabay tayo ha? Lahat papalakpak ha? 1, 2, palakpak! Sino mas maganda? Pag may first timer dyan, ganyan kayo, mula umpisa hanggang huli. Ano yung tsura niya? Tama na rin. Paglabas ito, ano, maganda ba? Pag-uwi sa bahay, ginabi. Sa kagali, ba't ang ginabi? Dahil ang kapaliwan, nakakahawa yan! Palakpak! Ganyan! Number 5, be positive! Ano yung positive? Mga kaibigan, hindi lahat ng imbitay niyo maniniwala. Tandaan niyo to, mas maraming ganito kaysa ganito. Normal po yun. Hindi ko maalala yung nanay ko. Di ba pinagalitan ako? Anak, huwag pasok yan. Tuloy mo yung kurso mo. Ano yung mga kaibigan? Hindi ako naniwala sa nanay ko. Tinuloy ko. Ano sabi niya? Tinawagan ako. Anak,
papunta ka pa lang, pauwi na ako. Alam ko na yan. Tumigil ka na. Eh ako ba yung nabaliw? Sabi ko, Nay, kung ako papunta, ikaw pauwi, magdanin ka lang sa lubong. Papunta siya. Papunta ako, pauwi siya. Hindi naman galing ka sa lubong. Nilalaro ko nanay ko. Nagalit, pinagsakan ako. Eto ho ngayon. After 2.5 years, nagkaroon ako ng kotse. Year 2000, batang-bata, Honda VTEC SIR. Ewan ko naalala niyo. Honda VTEC SIR, manual po yun. Double overhead cam, 16 volt, napagal, pinakamabilis na VTEC na ginawa ng Honda. Alam niyo, isa ko sa unang may ganun. Taffeta white ang kulay. Walang tint! Paglabas sa kasa, tinawag ako nanay ko. Biyahe ka agad ako. Sabi ko, Nay, pauwi ako ng Pangasinan. Inabalita niya may kotse ako. Dalawang ba yung kotse? Opo, ingat. Imagine mo yun. Pagdating sa Pangasinan, sa probinsya namin, hindi ko makakalimutan to. Pagkakita ko sa bahay namin, pip, 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 pip. Yung nanay ko, nandun sa may bintana pagbukas, oh. Pagkakita sa akin, anak ko yan! Makalipay, anak ko yan! Ganun mga magulang sa probinsya, no? Pinagyayabong talaga, ah! Anak ko ta, anak ko ta! Ah, sa pagkain, pagkasarap-sarap, binang bida ako sa amin. Ito na, aalis na ako. Pagsakay ko ng kotse, kumatok pa. Tok, tok, tok. Shhh! Nay, bakit? Ingat ka. Okay, sarap ng feeling. Nung palis na ako, anak, yung bayad ng mga kinain mo. You have to think positive. Hindi lahat ng imbitahin nyo maniniwala. Minsan, yung mga nisasali ngayon, sasali ngayon sa susunod. Ang pinaka-importante, you have to think positive. Merong isang aeroplano, Boeing 747. Sino nakasakay na ako ng aeroplano? Nakakita na ako, parang naman nagkakainidiyan naman tayo lahat. Boeing 747, at the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Turbulence, normal po yun. Kaya lang, sobrang lakas ng turbulence. Yung mga tanong, papanik, sisigaw ko, papanik ko. Alam nyo, amidst the chaos, nagsalita yung captain. And composed, very positive. Salita yung captain, sabi nyo, Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat. Di ba, if somebody's in control, you will feel okay. Di ba, he's in control. So yung mga tao, okay lang pala. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt. Everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, ano lumalala? Yung aeroplano, yung makina, gumagal na ho! Gumagal na ho! Gumanyan ako yung aeroplano! Yung mga tao, ay, wala din ako napigilan, nag-iiyakan na ho. Chaos na ho. Nagtanggal ng seatbelt, nagyakapan na ho. Alam nyo, nagsalita yung captain, and still very positive. Amidst the chaos, ha? And still composed. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Nanalangin na ho? Why? Is prayer positive? Yes! Is prayer positive? Yes! Why? Who is the most positive person in the world? Person! Jesus Christ! Most positive, ah? Jesus. Why? Because when he died on the cross, positive. On the cross, ah? Yung iba namatay, hindi naman nakapako, ah. May positive yun, eh. Pwede naman siya pinako ng paganto. Ang dami posisyon para ipako. O, hindi yan blasphemy, ah. Before he died, he was being mocked. He was being stoned to death. He was even called, if you're the King of Kings, then help yourself. He was crucified. He was struck. And then he died. The demons thought they won. But they don't know. On the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Yeah. Amen po ba? Yeah. Kaya mga kaibigan, pag may kausap kayo at ayaw, lagi mo isipin, be positive. Pero kung yung gagawin iba, nasobrahan, ayaw mo. Hindi ako gano'n, ha? Hindi ako gano'n. Be positive. Parang ganito, ayaw mo, thank you for your time. Ngumiti ka lang, gano'n dapat. Thank you for your time. Sa lablab mo, I'll be back. Pagtalikod mo, mamatay ka ng dukha. Kung masabihin yun, ha? Sa harap mo, mamatay ka ng dukha. Huwag ko gano'n. You have to be positive. Okay lang ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? So mga kaibigan,
when I was doing network marketing, nalagay ko sinasabi sa sarili ko, hindi naman ho siguro accident na dinala ako sa ganitong klase negosyo. Binaliw ka, binigyan ka ng pangarap, tapos bali wala lang, hindi pala para sa'yo. Ba't nagpakabaliw ka pa? Ba't dinala ka pa? So lagi ko iniisip yun, may purpose bakit ako nandito? Yes. And who would ever thought na isang taong ordinaryong tao way back 1998 ay magiging isa sa may-ari ng pinakamalaking kumpanya ngayon? Kaya mga kaibigan, you have to think about yourself. 10 years from now, 5 years from now, huwag natin patagalin, 5 years from now, kung ikaw ay tutuloy, hindi ka titigil, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Yes! 5 years ago, yung mga tao nag-yes na ganyan, na na-meet ko, na hindi tumuloy, nag-quit, after 5 years, syempre nakikita ko rin sa labas. Sabihin, sir, gagan, oy, sino ka? 5 years ago, sumali ko sa kumpanya niyo. Ay, talaga? O, kumusta naman? Anong sagot? Ganun pa din, wala nangyari. Sa loob-loob ko, kung tumuloy ka, malamang may nangyari. Tama, mali. Parang ganito yan eh. Alam niyo ba yung karera ng kabayo? Ang tawag doon sa karera ng kabayo? Truck. Sa Tagalog, may tawag doon eh. Race truck? Oo nga. Basta yun. May tawag dyan eh. Anyway, yung iba ho, pag sumali sa ganitong race truck, parang aim global, yung iba, yung kabayo, mapipilis ho. Karera ho. Natatapos ka agad. Yung iba, kupad yung kabayo. Ang bagal ho. Ang bagal. Yung iba naman ho, walang kabayo. Naglalakad lang ho. Ito mas matindi. Gumagapang pa ho, wala nang kabayo. Gumagapang pa. Ito pinakamatindi. Sila nagbuhat ng kabayo. Pero saan ka man sa sinabi ko? Huwag ka lang titigil, matatapos sa mga tapos mo yung finish line. Makakarating at makakarating sa dito. Saan ka man sa sinabi ko? People, sometimes they quit because they tend to compare themselves to other people. Siya o, kasabayan ko. Alay narating ako. Andito pa din. Hindi para sa akin to. Mali. Pwede isang umpisa na una siya. Yung kabayo na una. Ikaw, babagal-bagal ka. Ikaw to, ang bagal mo. Yung inimita mo, ang babagal-bagal. Eh, hindi ka tumigil. One day, hindi man ikaw nakaimbita. Yung mabagal na kaibigan mo, nakaimbita ng isang John Aspirin. Yes! You'll never know. Yung dito nakaimbita ng isang doktorate kabantog. Yes. You'll never know. Sumabog, sino ka ngayon? Francis Miguel. Yes! Ako niyo ba? You'll never know. Ano mangyayari sa buhay niyo? Mas importante, tumuloy ka lang. Dahil sabi ng iba, eh, paano kung wala na maimbita? Nag-enjoy na lahat. Alam mo, tanda nyo to. I've been doing this business since 1998. There is no such thing as saturation. Hindi mauubos. Dahil ang AIM Global, hindi naman tayo AIM Manila. Hindi tayo AIM Luzon. Hindi tayo AIM Philippines. AIM Asia. AIM Global ho tayo. Ibig sabihin, yung mga kilala ko, dito lang. Eh, yung kakilala mo, nag-imbita ng taga-Israel. Nakuha niyo ako, which is happening right now. Yes. Ang uso ngayon, online. Alam niyo ba ang plano kong gawin? I have a building in Cubao. Isa sa mga floors doon, anong gagawin ko? Maglalagay ko ng online. Puro, hindi, alam niyo yung computer shop? Yes. Parang ganun, pero hindi open for all. Ang pupunta lang doon, members ng AIM Global. Wow. Nakuha niyo ako? Free! Magagamit na sila. Overnight, naka-aircon, okay lang, libre, sige, gawin mo. Bakit? Kasi, ako yung may-ari, gamitin mo lang basta pang AIM Global. Yes. Online sila, mabilis ang internet, kausap yung mga tao sa abroad. I have this person, I've known this person, his name is Rodel Ganaban. Rodel Ganaban is from Cagayan, Tuigrao. Yung kapatid niya, si Christina Ganaban, siya yung pinakagusto-gusto ko ikwento. You know why? Christina Ganaban, hindi naniwala sa kuya niya, sa AIM Global. Nagpunta ko ng Hong Kong, DH. Pag narinig niyo yung kwento niya, may iyak ka. Ano niya bakit? Sobrang kinawawa nung amo niya. Once a day lang kung pakainin. Tapos, pag gutom na gutom siya, tatawagan niya lang yung kapitbahay niya, DH din, sasabihin, may pagkain ka ba dyan? Eh, bawal mag-gano, mag-share. Ano mo gagawin ng kapitbahay niya? Ilalagay sa plastic bag, pupunta dun sa garbage can, ilalagay dun. Para yun ang kukunin niya, yun ang kakainin niya. Imagine nyo yun. Yung paghihirap. Walang choice. Niyat na taste, umuwi ng Pilipinas. Balang niya, pumunta sa ibang place. Nakita niya yung kuya niya, kumikita ngayon. So this time, pinakinggan niya.
Kuya, mahihiyain ako. Sobrang mahihiyain po yung Christina. Sabi ng kuya, merong bagong sistema. Kahit mahihiyain pwede na. Paano? Online marketing. Sa internet. Go! Why? Let's fight! Babae walang magkakasawa na eh. Dahan-dahan na kumay. Sina ba yung panang sounds? First timer, nahihiya po talaga. Yung nalakang, set tayo 5. Eto na ngayon, kubutubad na. Sabi ng lalaki, biglang may kumatok. Wala pa, may kumatok. Storbo. Sinit ng Indian chief, yung right hand man niya. Sabi, chief, I am very sorry. But there's a war. We have to go, we have to fight. We have to go, sabi niya. Sabi ng Indian chief, okay, why? I am very sorry. But I'll be back. We will fight. After 6 months, take note, 6 months, bumalik yung Indian chief. Sugatan! Pero nanalo, excited. Dali-dali pumasok sa bahay. Pagdating sa bahay, binuksan, hinahanap yung asawa, why? I'm back! Nakita yung asawa, nakataligod, let's fight! Yung babae, nakatalikod, umiiyak, pag-ikot, buntes! Sabi nung nalaki, many moon come, me no come, how come, bebe come? Sabi ng babae, husband, I am sorry. Many moon come, you know come. That's why many man come. That's why baby come. Ladies and gentlemen, always remember this. Sumali kayo hindi, tumuloy kayo o hindi, many moon will come. Many man will still come. Ang AIM Global ho, hindi kami lumiliit. Ever since we started, kami po ay palaki ng palaki. Yes. Hindi ka masumali, we thank you for your time. But remember this, ang AIM Global ho, babalik at babalikan ka. Hindi man ngayon, tanda mo to. Hindi man yung nag-imbita sa'yo, meron ka pa rin may experience, may encounter, na member. Malamang nag-abroad ka, gusto mag-abroad. Pagdating mo sa, ang dami mo nangyayari ganito. Nag-abroad? Abroad ba? Tapos pagdating sa abroad, yung mga nakasama sa trabaho, nire-recruit siya sa AIM Global. Hanggang ngayon ba niyo tatantanan yan? Kasabihin naman nag-abroad, 5 years na ako dito, wala nangyayari. Yung AIM Global, may mangyayari sa akin. Nakashock, hindi sa akin din ako pumunta. Nag-AIM Global na lang ako to, ganun nangyayari. Hindi pa nag-AIM Global. Hindi pa naniwala. Alam, nagkasakit, kakatrabaho doon. Nagkasakit, umuwi ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, nasa hospital, yung nurse, binibentahan pa siya. Ay, magandang tukumbi. AIM Global na naman. Hanggang kamatayan, hinabol siya ng AIM Global. Sabi niya, sige na nga, sumali, gumaling. Ngayon, member na. And before we go, may tatawagin po akong tao. This will inspire you. You know why? I've met this person many years ago. And itong taong to, mag-shock ko kayo. He is a disabled person. Ako mismo nag-encourage sa kanya because a disabled person, napakahirap magbago ang buhay. Napaka-dependent nila sa ibang tao. But this person, because of AIM Global, his life was changed. Ayoko nang pakabahin pa, mas maganda. Siya magkwento sa inyo and be inspired of the story of this person. Mga kaibigan, please welcome Paolo Jamelena! Good morning! Good morning! Palakpak po natin ulit si Sir John Aspirin. Again, I'm Paolo Avellana. I'm from Baguio City. Mag-share lang ako kung bakit ako nasa AIM Global. So basically, para hindi naman tayo tumagal, isa po akong visually impaired, legally blind. In Tagalog po, bulag. Out of 100%, 95% po ng paningin ko nawala. 5% na lang po ang natitira. Bibigyan ko po kayo ng good news with regard sa sakit na dumapo sa akin. Okay na po ba? Yes! For how many hours? The whole day po, puro good news ang naririnig nyo. Tama? Yes! Puro good news ang binagit ni Sir John Aspirin. Tama? Yes! Dagdagan na natin ang good news with regard sa sakit ko. Yes. Last 2001, tinamaan po ko ng isang matinding sakit. I was 21 years old noong panahon na yon. Ano po yung tawag sa sakit na dumapo sa akin? Optic atrophy. Familiar po ba kayo sa optic atrophy? Hindi po. Ang optic atrophy, yung sakit po, naipit yung optic nerve ko, hindi na nagpo-flow yung blood and oxygen.
Kung titingnan nyo parang normal, parang wala naman ho akong problema, tama? Yes. Ang point ko lang po, hindi po lahat ng visually impaired, legally blind, kailangan may defect or deformities ang mata. Ang sa akin po, ang na-damage yung optic nerve. Naipit, hindi na nag-flow yung blood and oxygen. Ano pong good news ko sa inyo with regards sa sakit na ito? Number one, good news ko sa inyo. Pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, it is irreparable, irreversible, walang cure, surgery or operation, or even gamot para makakita kayo ulit, panghabang buhay na ho. Nakuha niyo ho. Pangalawang good news ko sa inyo with regards sa sakit ko. Ready na po ba kayo? Yes! 1 in every 100,000 lang po ang nagkakaroon ng gantong kapansanan sa buong mundo. Ganun po siya ka-rare. At lahat ng tinatamaan po, gwapo. Ay, bulag ka na nga, pangit ka pa. Pangatlong news ko sa inyo, dito mag-enjoy kayo. Ready na po ba kayo? Yes! Pangatlong good news ko sa inyo, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, sa amin po, itong optic atrophy ay hereditary po. Ang carrier po ng sakit na ito ay mga babae sa family namin. Nanay ko po. 1 in every 100,000 lang po nagkakaroon ng gantong kapansanan. Sa sobrang rare po, halos pakyawin ng pamilya namin. 8 na po kami sa pamilya namin may gantong kapansanan. Ang tinatamaan po mga lalaki. 3 kami magkakapatid na lalaki, I'm the youngest. Sa kabutihang palad po, ako po ang tinamaan ng gantong kapansanan. Noong 21 years old po ako, I was at the peak of my career. Bibigyan ko lang kayo ng analogy ko, ano nakikita ko, okay lang po? Yes. Okay lang po ba? Yes. Baka isipin niyo po kasi nagpapanggap ako eh. Hindi ho ako nagpapanggap na bulag, mahirap po magpanggap na may kapansanan, tama? Yes. Kung magpapanggap ako, magpapanggap na lang akong mayaman kaysa may kapansanan. Yes. Para may analogy po kayo, sino na po nakapunta ng Baguio City? Hindi nga ho ako nakakakita, taas pa kayo ng taas ng kamay. Parandam ho kayo. Mamamaya, salita ko na yung salita, wala na palang tao eh. Sino po nakapunta ng Baguio? Yes! Tagaytay? Yes! Na-try niyo po ba yung sobrang foggy, zero visibility ng fog? Yes! You can see through the fog, pero hindi niyo ho na-distinguish kung ano nakikita niyo. Yes! Ganun po ang paningin ko since 2001. Hindi ko po nakikita ko ano, sobrang foggy po ng mata ko. Ang tingin ko po sa inyo ngayon para kayong mga multo lang sa paningin ko. Huwag kayong mag-alala lahat ng mga taga-Englobal, mga gwapo at magaganda ho. Yes! Sa paningin ko. Tanungin niyo yung katabi niyo ano, para makasigurado kayo. Anyway, I was at the peak of my career noong 2001. Tama? Ang point ko lang po, hindi po siya since birth. 2001 lang po ako tinamaan ng gantong kapansanan. Anong meron sa akin noong 2001? I was working sa isang telecommunications company. Dapat to magiging youngest supervisor ako ng isang kumpanya, telecommunications company. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng kumpanya dahil matagal na po yun. I was working sa Smart noong mga panahon na yun. I was earning 20,000 pesos noong mga panahon na yun. Malaki o maliit? I was at the peak of my career. I was supposed to play sa isang professional basketball league sa Philippines noong mga panahon na yun. Na-imagine nyo po, yung peak ng career ko po, pagdating ng 2001, life-changing event. Tinamaan in once na po finger na wala ang paningin ko. Umikot po ang mundo ko. Ang point ko lang po, I was so depressed. Hindi na ako makatulong sa nanay ko. Bakit nanay ko po? Pinalaki po ako ng isang single parent. Nagkaroon ako ng commitment, passion sa puso ko. Matulungan yung single parent kong nanay. May mga single parent po ba dito? Yes! Mga estudyante, mga kabataan? Yes! Anong purpose nyo? Ba't kayo nag-aim global? Para matulungan ng parents nyo, tama? Yes. Ako po, abot kamay ko na yung mga pangarap ko noong 2000-2001 at the peak of my career, nawalan ho ako ng paningin. I was so depressed, I've tried killing myself. For anong mga reasons? First reason po, I was so depressed. Physically, alam ko po, noong mga panahon na yun, hindi na ako makakakita for the rest of my life. Depressing? Yes. Second po, I was so depressed emotionally. Bakit? Alam ko, pagbalik ko ng Baguio nung hindi na ako nakakita, hindi ko na matutulungan yung nanay ko ulit for the rest of my life. Depressing? Yes! Third depression, ito po yung mas pinaka-depressing sa akin na nagtulak sa akin magpakamatay. Tanungin nyo kung ano? Ano? Paglabas ng pintuan ng bahay namin, tanungin nyo kung bakit? Bakit? Yung panguhusga, pang-discriminate ng mga taong akala ko nila normal sila. Explain ko po sa inyo. Ngayon nalaman nyo si Paolo Javellana. Kalimutan nyo may aim global for the meantime. Nalaman nyo na isang bulag. Ano po naisip nyo pwede ko maging trabaho? Massage. Tama po. Ano pa po? Kumanta, mamalimos. Tama? Ang point ko lang po, na-discriminate nyo na rin ako. Tama? Yung po ang masakit, discrimination. Yung po ang painful sa part ko, ma-discriminate. Ano pong nangyari? Nung nakakakita ako, kung gano'ng kataas ang tingin sa akin ng mga tao na nakakakita ako, nung nabulag po ako, gano'ng kataas ang pagbagsak ng tingin ng mga tao sa akin. Tama? Hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa, binigyan na kami ng limitasyon. Kaming mga tao may kapansanan, tama po ba? Yes.
Kayo po, nakakakita kayo po, walang kapansanan. Nasusubukan nyo rin ma-discriminate. Tama? Yes. Masakit po ba? Yes. How much more sa akin na totoo na didiscriminate ako na hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Nakuha nyo ho? Yes. I was so depressed, I've tried killing myself. Bakit po ako hindi namatay? Tanong nyo kung bakit? Bakit? Nag-try po ako magsabit sa leg, hindi ko nakita kung saan ko isasabit. Kayo man mabulag, isabit nyo, makikita nyo? Yes. Totoo po yun. I've tried killing myself, tinda sinabit ko, hindi ko ho nakita kung saan ko isasabit. Bakit depressed na depressed ako, wala na akong magawa sa buhay ko. Ang sa akin lang po, alam niyo po ba kung anong reason bakit hindi ako namatay? Ano? Apart sa hindi ko nakita, tanong niyo kung ano? Ano? Piniprepare lang po pala ako ni God for greater blessings. Yes! Hinahanda lang pala ng Diyos ang puso ko for greater blessings. Kung noong 2001, na-try ako magpakamatay at nakakakita ako, malamang sa malamang wala po ako sa harap nyo ngayon.